Mama? Bakit ganon, Mami? Bakit ka ganyan? Bakit mo ako pinabayaang maniwalang isang Cervantes? Pinalaki na ang buong pag-aakala isang tunay niyong anak ng Daddy. Akala ko ako lamang may tanging karapatan sa pambahay na ito. Akala ko ako na ang pinakamapalad na nilalang. Na inyanak na may gintong kutsara sa labi. Na may integridad na isang tunay na Cervantes na ginagalang at nirerespeto ng taga-atas sa syudad. Yung pala hindi. Ako pala isang tao na bubuhay sa pagkukunwari. Nabubuhay sa pag-aalinlangan. Nabuhay sa balat kayo. Oo, Mami. Balat kayo at pagkukunwari. Sapagkat ang katotohanan pala'y ako lang may isang yung ampon! 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 Ngayon, Mami, sabihin niyo sa akin, sinong tunay kong ina? Sinong tunay kong ina? Sino? Sino? Catherine? Ako na sasagot sa tanong mo. Panahon na para malaman mo ang katotohanan. Ang tunay mong ina, si Nana Maria. Damdamin ng isang ina ang nagtulak sa kanya. At kahit hindi mahal ang kanyang anak, patuloy na nagmamahal sa kanya. Hindi kita kailangan! Lumabas ka na! Lumabas ka na! Lumabas ka na! Catherine, hinahamak mo ko, nagbibigay ako. Sinasaktan mo ko, nagpapasensya ako. Nagkakaitan mo ako ng pagmamahal. Natanggap ko. Bakit? Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito sa akin? Hindi ko ang aking ina. At kung ikaw man, ikinahihiyakta na, intindihan mo? Ikinahihiyakta! Ikinahihiya mo ako dahil ganito lamang ako, isang katulong mabaho na kapanditiri. Nasa daigdig mo, hindi nababagay ang katulad ko. Catherine, dapat bang ikahiya ang katotohanan ng ikaw ay nanggaling sa katawan ko? Na ikaw ay dugo ng aking dugo at laman ng aking laman? Alam mo bang pinagsisisihan ko kung bakit ako pansin nilang? Kung bakit ikaw pa nag-iina ko? Kung bakit laman mo na sa katawan ko at dugo mong nanalitay sa aking maugat? Lahat ng bagay na may kaugnayan at kinalaman sa'yo? Ikinihiya kita. Mabaho ka! Mabaho ka, ikinihiya kita!
No, get out! 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 Catherine. Hindi ko kailangan ng panghihimasok mo. Ako ang may kailangan niyan, Catherine. Para igit sa'yo na mali ang ginagawa mong paglapastangan kay Nana Maria. At kung ano man ang gawin ko sa kanya, wala kang karapatan. Ang karapatan ko ay ang pagiging Cervantes ko. At ikaw ay nasa loob ng tahanan ng mga Cervantes. At sa loob ng tahanan ito, isa ka lamang sampid. At kahit baluting ka man ng kumikinang na ginto, ay mananatili kang isang ampon. Isang sampid, naintindihan mo? Patawarin mo ko kung nababanggit ko ang mararas na salitang yan ay dahil lang kay Nana Maria. At aaminin ko sa'yo, handa akong ipagkaloob ang buhay ko para sa kanya. Patilihim na pag-ibig ko para sa'yo, handa ako isakripiso para sa kanya. Hindi niya ako tunay na anak. Ikaw ang tunay niyang anak. Pero bakit mo ipinagkakait ang pag-ibig na dapat mong ibigay sa kanya? Wala kang puso, Catherine. Hindi ka marunong magpahalaga sa pagpapakasakit niya para sa'yo. Ikinihiya ko siya! Ikinihiya? Sa anong kasalanan? Dahil mahirap siya? Ikinahiya mo rin ba siya dahil sa paglilingkod at pagmamahal na inukol niya sa'yo? Ganun ba, Catherine? Maraming inaan dapat ikahiya dahil sa pagbebenta ng katawan at pagpapasalin-salin sa iba't ibang lalaki. Pero hindi ganun si Nana Maria. Anong pinagkaiba mo sa hayop? Tao ka, may puso. Pero bakit asal hayop ka? Bakit, Catherine? Bakit? Tingnan mo mukha mo sa salamin. Tingnan mo ang tunay mong pagkatao. At ngayon ipagsigawan mo na ikinahihiya mo sana na susuklam ka sa kanya. Titingnan ko kung paano mo tatakasan ang bukas. Ang konsensya mo na ikaw ang tunay niyang anak at siya ang tunay mong ina. Paano? Paano? Inay? Inay?